naglalaban, nagtitinda ng basahan. Pag nadating sa bahay, nakahiga lamang yan. No? Wala talaga silang ginagawa, kundi antayin lamang ako ng karoon ng pera. Kinuha niya yung aming tabo ng stainless, talagang tulo niya, pinukpok niya dito sa ulo ko. Hindi siya mabuting ina para lang sa akin. Lumayas daw ako kung di daw ako makatiis sa bahay ko. Sabi ko, bakit ako lalayas sa isang mamahay ko to? Kaya sinasaktan namin siya kay maldita siya, masungit. Zozoela, Zozoela! Let's get ready for Zozoela! Face to face na sa pula sa puti, naga sana ay magbate. Wala naman sana ng awayan, usapang maayos na lamang. Samahan niyo kami. Nakusadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo'y magharapan, aabong pag-usapan. Aminan, awayan at mabukayan. Gusto mo bang makisaw-saw na nangibigan tayo? Mga kapatid, ano ba ang favorite natin sa umaga? Huwag mong talikuran, harapin mo face to face, yeah! At ngayon, narito na ang First Lady na nag-iisang barangay hall on air, ang pambansang kapitana, si Ateng Jelly Divalet! Happy face to face morning, mga kapatid! Isang oras na naman ang kwentuhan at suwak na suwak sa buong pamilya dahil dito ay tiyak na may mapubulot kayong aral sa buhay. Kaya naman kapit na nanay, tatay, anak, lolo, lola, tiyo at tiya, dahil aantigin tayo ng issue natin today. Ano ito? Isang pobreng lola na 79 years old ang walang awang pinukpok ng tabo, ninudnod sa batya at binabato ng pagkain ng ampon niya at kinakasamang ito. Naku, saan si maraming apo magre-react sa issue? Naku, ating mukhang marami at kayong mga nanonood dyan sa inyong mga tahanan. Abay, tutok lamang at titingnan natin kung maaayos pa ito. Mga kasawsawan, kasama ko ba kayo? B1 at B2, ingat ang si Lola at ang mga bisita today. Pakikinggan natin ang bawat anggulo ng istorya kasama si Atty. Ben Acosta, Doktora Camille Garcia, Father Sunny Merida, ang ating mahal na trio tagapayo, Soluzon, Visayas and Mindanao, buong Pilipinas, buong mundo, face to face na! Kinupkup daw nila si Lola na pag-alagala sa lansangan dahil pinalayas at minamaltrato di umano ito ng anak-anakan na inampon niya. Naku, pakinggan na natin si Teresa Cornell. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Hello, Teresa! Face to face! Bakit po nandito kayo ngayon? Ay gusto ko lang po ipalam po sa inyong lahat na yung sinanay minamaltrato po ng anak-anakan niya, asawa ng anak-anakan niya. Sino po 'to sinanay? Ano po pangalan niya? Conception Tubig po. Paano siya napunta sa poder ninyo? Napapalakad-lakad lang po siya sa kalsada. Nakita po ng pamangkin ko. Umuulan-ulan pa 'yon. Pagkatapos, siyempre naawa yung pamangkin ko, tinanong niya, Lola, saan po kayo pupunta? Bakit po kayo nagpapaulan? Sabi niya,
pinalayas daw siya ng anak-anakan niya doon sa sariling pamamahay. Bahay niya yon? Opo. Okay. Pagkatapos po, isinama na lang yung pamangkin ko sa bahay kasi kami lang dalawang nakatira doon sa inuupahan namin. Magkano nakatagal simula na mangyari yon? Bali, magdadalawang buwan na po. Matagal na siya sa inyo? Opo. Ano po ang kwento niya nung napadpad siya sa inyo? Yun nga po yung masama daw ang ugali ni Carmencita. Sino si Carmencita? Yung asawa ng anak-anakan niya. Pangit na nga raw ang mukha, masama pa rin ang ugali. Bakit po? Ano po ang sinabi niya? Ano ba ang ugali nito si Carmencita? Ano ba ginagawa sa kanya? Yung pinapalo si nani ng tabo. Pinapalo siya ng tabo? Saan? Opo, sa ulo. Sa ulo? Nagawin na po sila. Ilang taon na po ba ito si Lola? 79 po ngayong araw na to. Birthday po. Birthday niya ngayon? Opo. 79? Opo. Pinapalo sa ulo ng tabo? Opo. Pag humingi daw po ng pagkain, ihahagis pa yung pagkain, wala pang ulam. Ihahagis? Opo. Hindi nga makatao ang ano nila sa kay nanay eh. Kahit nga aso, hindi mo hinahagisan ng pagkain ganun eh. Opo. Ang bihira. Wala pang tapos, ulam ibibigay. Pinalayas siya sa sarili niyang bahay? Opo. Bakit daw? Kasi daw po, kung hindi daw si nanay makatiis, di lumayas, yun ang ginawa na lang ng matanda, ng paubayan na lang siya. At siya pa ang umalis sa sarili niya, ang pamamahay. Opo. Ano pangalan ng lalaki? Yung parang inampon niya? Anak-anakan niya. Yung anak-anakan niya? Bali... Ano pangalan niya? Rolando Pacifico. Si Rolando? Ano Ronaldo, sinasabi? Ronaldo Pacifico. Ronaldo? Ano sinasabi nito si Ronaldo? Oh, nakakapagsalita na lang din para dahil nga sa asawa niya masama nga ugali. So si Ronaldo at saka yung si Lola, kamusta relasyon nila? Okay naman, nagkakaintindihan sila, pero mula nung magkasama na sila Ronaldo at saka yung babae na yan, nagka-loko-loko na. Ah, doon nag-iba si Ronaldo, ganun ba 'yon? Siyempre kakampi doon sa kinakasama niya. Totoo ba nung makita niyo si Lola at tumira na sa inyo, ay nagkasakit siya? Opo, 3 days nga, nilagnat. Ako ang nag-ano yan, hindi ko kaano-ano yan. Kaya ganun. Pero ang balita namin, totoo ba na pati ikaw nakita mo mismo na sinasaktan opo, siya? Opo, galing ako sa school. Kasi po, nagtitinda po ako sa school eh. Ng mga pagkain ng mga bata. Tamang-tama, pagdaan ko, yun na nga, sinasaktan na si nanay. Ano nakita mo? Yun na nga, pinalo. Sa ulo? Opo. Hindi ko naman... Ito ba yung tabo o iba pa to? Opo, tabo nga. Ah, tabo rin? Yun na nga po ang ginagamit niya. Ano talaga lagi? Palagi? Yun ang palagi ginagamit? Opo. Ano ba tong klaseng tabo to? Plastic ba yung ito? Yung ano, stainless. Stainless! Opo. Plastic na masakit na eh. Plastic na masakit na stainless pa? Yung stainless po. So matigas yun! At kaya, iba ang tunog mo. Bakal. Hindi ko lang alam kung talaga inaano niya. Ay, kahit na mahina, bakal yun eh. Oo nga eh. At ngayon, ang balita namin, pinagbibintangan pa raw nila kayo na para pineperahan nyo si Lola. Paano nyo pinaperahan si Lola? Sinungaling yan. Sinungaling yan. Si Lola ba ay may trabaho? Meron ba siyang income? Minsan, naglalako-lako ng basahan. Nagtatrabaho pa, naglalabada. 79 na si Lola. Ginagawa malakas pa niya pa ito. Malakas pa po eh. Kahit 79, malakas pa. At sinasabi nyo na pinaperahan nyo? Hindi. Sinasabi nila na pineperahan nyo? Hindi po, hindi. Kami ang napapakain kay nanay, hindi ba namin binibilangan yan? So itong si Ronaldo, sinasabi natin parang ampon, anak-anakan. Paano ba nangyaring naging anak-anakan siya ni Lola? Kasi po, katrabaho daw, sabi ni nanay, katrabaho daw po yan ang asawa niya. Bali, kinukup na lang din nila yung sinunod. So, nung kinukup nila, hindi siya bata? Oo, ilang taon siya? Binata na nung kinupkup nila. Opo. Ilang taon na? Alam niyo po ba? Pagkaano ko mga 16, ganun. Basta may edad na yung edad yung na. Lalaki nung kinupkup nila Lola. Parang anak na rin ang turing tapos ni nanay. Tapos nung namatay yung kanyang asawa, umuwi siya sa probinsya. Opo. Tapos naiwan dito si Ronaldo sa bahay nila. Opo. At pagbalik niya, wala na yung mga gamit. Inisa-isa na. Ay, patay. Mabuti na lang daw na nabawi pa yung electric fan. Sino ang babaeng di umanoy nananakit sa 79 years old na Lola? Eto na siya! Pero ang tanong, bakit niya ito ginawa? Narito na, si Carmencita Placinte. Pasok! Oh! Ay! Talaga naman! Sobra ka, ha? Napaka...
Sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Carmencita, diretso ang tanong. Bakit mo nagawang saktan, pukpukin sa ulo si Lola ng Tabo? Kaya nung inanong ko si nanay, nung pinukpuk ko siya kasi yung mga sinampay ko, kinukuha niya. So, totoo ang sinasabi ni Teresa na pinupukpok mo si Lola ng Tabo? Opo, totoo yan. Kay Carmencita na mismo nang galing na ginawa nga niya yun. Alamin natin kung ano ang dahilan sa pagbabalik na. Nakikita rin lang siya sa pamamahay ko. Ako pa ang sasabihin nila, huwag hindi kayo magsilayas, hindi kayo lumayas dito. Eh ba, kung hindi kayo makatiin. Sabi po nila sa inyo. Oo, sabi sa akin, Balma, nagalit, tinuha yung Tabo, pinukpok sa ulo ko. Ang mga problema, face to face.